Makaraan ang ilang taon, narinig ko ang tinig ng Diyos mula sa langit na nagsasabi, "Ito ang aking anak na aking kinalulugdan." Nang aking makilala si Jesus, siya ay mga 30 taong gulang. Binabautismon siya ni Juan at napuspos ng Espiritu Santo. At nagsimula ang kanyang ministeryo. Kakaiba siya. Ipinakilala niya sa amin ang Diyos Ama at kung paano ang mamuhay ng ayon sa Kanya. Wala pa kaming narinig na katulad ni Jesus. Binigyan niya ng kasiglahan, kapayapaan, at pag-ibig ng Diyos ang aming mga buhay. Naparito siya sa aming lugar upang kami ay turuan at gisingin ang aming mga natutulog na buhay. Wala ang kalatoy, latoy sa bayan ko. Sunod-sunod kalaman sa takbo ng mundo. Kung amay maging isda ngayon, ikay gayon din. Bangka ay sakyan, ang lambat pahina. Maghintay, magsagwan, maglayag sa daga. Ang isda'y linisin, yadadam, dadadi. Wala nang mangyayari sa amin. Nang ang kalatoy, latoy sa bayan ko. Araw-araw ay ganon-ganon. Ewan ko, basta alam ko, ay kulang ang mundo. Hanggang kailan kaya ganito? At dumating si Kristo sa buhay namin. Alam na namin, kami ay minamahal, pinagaling, ang galing ng nangyayari sa amin. Ngayon ay mangingisda, kami ng tao, pinuhulin namin para kay Kristo. Ginigising sa pag-ibig, sinuturuan hanggang mapuspos. At sila na rin ay mag-iisa. Ngayon ang tao, pinuhulin namin para kay Kristo. Binigisip sa pag-ibig, sinuturuan hanggang mapuspos. Sila ng Diyos, at sila na rin ay mag-iisa kami. Mag-iisa kami, mag-iisa ng tao. Isipin kami na mga simpleng tao kumpara kay Jesus na dakilang guro ay tinawag kami upang maglingkod sa Diyos. Ngunit alam din namin ang sinabi ni Jesus na sumunod kayo sa akin ay hindi simpleng gawain.
ang maging manging isda ng tao ay hindi simpleng gawain para sa akin at sa aking pamilya. Nang minsan sa tantana'y nagsumpaan, nangako na kami lagi magsasama. Akala ko sa tuwi na ay kapiling siya, ang lalaking aking nililiyag, laging naglalayag. Ngunit siya'y aking naintindihan, nang katotohan ay aking nalaman, na dapat mong sundin ang dakila niya. Akala ko si Pedro'y laging darating, ngunit ang landas pala ng Diyos ay iba sa akin. Maging aking ina'y nagsabi na sundin, o kay lungkot ng damdamin, ano ang gawin? Ngunit siya'y aking naintindihan, ng katotohan ay aking nalaman, na dapat mong sundin ang dakila niya.